Bigyan ng reward ang sarili. Yan na yata ang pampa-hard work ng sarili. That will keep you going, ika nga. Eksperto na ang nagsasabi na mas smooth ang takbo ng ginagawa mo kapag natutunan mo na i-reward ang sarili mo. Kapag meron kang na-accomplish na trabaho, na alam mo naman sa sarili mo na good job ka. Oo naman, pagkatapos mong pangitiin ng Diyos dahil sa trabahong natapos ng maayos, pag-aralang regaluhan ng sarili ng mga bagay na gusto mo. O kaya, i-treat ang sarili sa isang masarap na restaurant na kasama ang mga mahal sa buhay. At syempre, kung ikaw ang taya, makikinig sila sa mga kwentong tagumpay mo. Makakashare ka pa ng message ng hard work at faith. Na marami silang matututunan sa'yo, na marami silang makukuha sa iyong lesson na pwede naman nilang gawin sa mga buhay nila. Oo naman, masarap ang kwento kung may excitement na kasama. Sabi ko, mahal sa buhay ang kasama mo ha, hindi ibang tao, kung ibang tao kasi. Baka maging mali pa ang tanggap ng mga nangyari o nangyayari sa'yo. Baka mamaya, pagtalikod mo, kung ano-ano pa ang mga sasabihin sa'yo, kung ano-ano pa ang ikukwento tungkol sa'yo na magiging laban na sa'yo. Balikan natin ang reward. Sa pamamagitan nito, natatrack mo din ang mga ginagawa mo. May mga parts na gusto kang gawin at ito ay ayon sa mga plano mo, ayon sa pangarap mo. At syempre, may guidance ka galing sa Diyos. Nakadirect ang path mo. Ika nga. Kapag natutunan mo ang rewarding yourself na scheme, magiging mas focused ka sa mga ginagawa mo. Mas magiging mindful ka sa mga parts ng plano mo. Kumbaga, mamomonitor mo ang mga ginagawa mo na kung nasaan ka na at ano na nga ba ang mga susunod na gagawin mo. Isa pang benefit nito, mas naaalis mo ang istorbo ng mga bagay na wala namang pakinabang sa plano o gusto mong mangyari. Mga bagay na nasasayang lang ang oras mo. Mga bagay na nagpapatagal lang ng oras. At, syempre, at the end of the day, nare-realize mong wala palang naitulong ang araw na lumipas sa plano mo. Itong rewarding yourself din na ito ang magiging encouragement mo sa mga gagawin mo. Oo naman, marami naman talagang magiging problema along the way. Pero kung naiisip mo na ang layo ng narating mo, hindi nasasagi sa isip mo ang mag-give up. Hindi mo na maiisip na sumuko sa mga problemang dadating. Kung nasa ganito ka, o kaya may gusto kang simulan, magiging guided ka ng Diyos. Hilingin sa Kanya ang mga tamang opportunity. Hingin sa Kanya ang mga tamang tao. Ang mga tamang pagkakataon. Kapag Diyos ang inasahan mo, you can never go wrong. Sabi nga sa Proverbs 3:6, in all your ways submit to Him, and He will make your paths straight.